WF. Basmati rice. Baka jasmine ang inaalam. May kumain dito, galing Victoria. Hindi pala parehas. Mga boss, magandang umaga sa inyong lahat. Samahan niyo muna ako mag-almusal. Dito nga pala sa may pinakamasarap na kinakainan ko dito sa Mandaluyong. Kasi nagugutom na rin tayo kasi maaga pa ako lumabas kanina para magbiyahe. So pinatay muna natin yung ating apps para hindi tayo pasukan ng booking. Dahil nararamdaman na ng tiyan ko yung mga bulate natin sa tiyan, nagwawala na. Kaya tara mga boss, papakita ko sa inyo yung masarap na kinakainan ko dito sa may Mandaluyong. Kaya pag nagawi kayo dito, huwag na kayong mag-atubiling hindi kumain doon kasi panalo yung pagkain doon, tsaka laging bago dahil araw-araw nauubos yung paninda nila. Talagang solid na solid yung tagaluto nila doon. So mamaya mga boss, papakita ko sa inyo kung ano yung mga recipe nila na niluluto. Kaya watch out lang mga boss. So ayan mga boss, nandito na tayo sa may San Francisco Street, dito sa may Mandaluyong. Andito nga pala yung kinakainan ko mga boss, tignan nyo. Ayan mga boss, yung kinakainan natin, yung Merad's Food House. Yan yung masarap na kinakainan. So tara mga boss, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ulam na niluto ni kuya doon. Ito sa akin, magkara. Boss, ano yan? Anong tawag yan? Chicken, ay samosa. Samosa? Tapos chicken biryani meron na. Oo. Biryani. Ano laman yan, samosa? Potato, green pea, cilantro, coriander. Prutong ano po yan? India. Parang, ah, India. Parang empanada. Parang, but you cannot exactly compare. Sa akin, ito pusit. Pusit na lang. Huwag naman baboy, puro baboy eh. Maganda baboy, masa nagagalaw. Tapos, isa po nito, subukan ko nga kung talagang masarap ang lutong India. Chicken biryani. Every MWF pala yun. MWF. Basmati rice. Baka jasmine ang inaalam. May kumain dito galing Victoria. Hindi pala parehas. Opposite. Ang din, sarap. Tamam ng nayaman ng sili. Grabe, sulit yung kain natin talaga rito kay kay Merad's. Ano pala to, mga ano pala siya, Indian pala. Kaya pala Indian authentic food yung mga linuluto niya minsan. Pero may mga din Filipino dishes. Pero talagang kahit Filipino yung niluluto niya, pang Pinoy. Masarap talaga, masarap din yung luto niya. Magaling siya magluto. Pagdating sa mga siyempre marami naman mga chef na magagaling, pero tayo na mga kumakain sa mga kalsada kung saan tayo maabutan ng gutom, siyempre ito, panalo na to, isa sa mga panalo na kainan din dito sa Mandaluyong. Kasi yung tulad niyan, presentable naman yung pagkakaluto ng kanyang mga ulam, pagkain. Kaya yun, binabalik-balikan natin kasi medyo maselan din yung tiyan natin pagdating sa mga kainan na lalo na kung yung mga nandyan lang sa tabi-tabi.
Ito, nasa tabi-tabi din, pero panalo naman, malinis. Ayun, tingnan nyo si kuya, oh. Oh, di ba? Sarap na sarap. Ayun, oh. Makita nyo naman dito, maraming kumakain dito na, ano, na biyahero. Ayan, katulad yan. Yung mga nagbabiyahe, yung mga motorista na ano, na inabot ng gutom sa kalsada, yun, marami dito. Kaya minsan yung iba pag natikman nila dito, yung iba bumabalik na lang talaga. Sa marami siyang customer dito minsan, talagang antagal magsandok diyan pag naabutan ng sobrang daming tao. So magpapahinga muna tayo ng kaunting minuto tapos babakbak na naman tayo, mga boss. So hanggang sa susunod na video natin, kung meron tayong mga nadadaanan dyan na masasarap na makakainan, isishare natin sa inyo para kung halimbawang magawi kayo sa area na to. Dito yan sa may Mandaluyong, sa may San Francisco Street, bago mag-circle. Tsaka yung location na yon, pag nandito kayo sa San Francisco Street, bago siya mag-shell pag galing kayo ng Makati Ab. Pag galing kayo ng circle, paglampas ng ano, shell, ayan, nasa left side siya, yung area na yan. Andyan yung ano, okay, Mirage. Nakainan na yun, no? Oo. So, huwag nyong kalimutan, mga boss, pagka nagawi kayo dito, subukan yung kumain dyan ng ano, ng pagkain nila at siguradong masisiyahan kayo. Tsaka ano, gumagawa rin pala si kuya ng biryani, tapos yung kinain ko na ano, sumosa ba yun? Yun, bali MWF daw pala siya gumagawa nun, nagluluto nun. Tapos tinanong ko rin siya kung ano bang kaibahan ng original na biryani, yung mga may nakikita kasi tayo dyan na parang Andox style na shop, na pesto, na nagtitinda ng ganun biryani na may manok, na may rice. Yun nga, natanong natin si kuya kung talagang legit din yung mga yun. Sabi niya parang may pagkakaiba daw talaga pagka ang gumawa Indian talaga, katulad ni kuya. So ayun, next time susubukan natin yung biryani ni kuya doon. Talagang nabusog ako, sobrang nakakabusog talaga pag dyan ako kumakain, kasi alam ko bago yung pagkain, malinis yung pagkakagawa. Kita nyo naman, di ba, yung mga linuluto ni kuya doon, kahit na may Filipino food, talagang presentable at malinis. Yun naman ang mahalaga pagdating sa pagkain, kailangan malinis yung pagkakagawa at yung pagkakaluto. Kailangan malinis para syempre para hindi sumakit yung mga tiyan natin. Tulad yan, alam nyo naman yung tiyan natin, medyo maselan na pagdating sa mga kinakain at saka mga iniinom. Kaya yun, talagang umiiwas ako sa mga kainan na ano, yung alam kong alanganin. Hindi talaga ako basta-basta kumakain. Di baling mag-skyflex na lang ako. Ay sa sumakit yung tiyan ko. So, ayun mga boss, hanggang dito na lang yung video natin. Hanggang sa muli. Bye-bye!